Our picture game TNC Dota 2, isang magandang opportunity para magpasikat at humakot ng supporter bago sila lumaban sa Mineski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals na gagarapin sa weekend dyan lang naman sa Malaysia. At isa sa mga representante ng Pilipinas, walang iba kung hindi ang TNC Dota 2, makakasama nila roon ang Gigabyte Mineski kung saan may ipagbugbugan sila sa mga kalibre ng mga koponan sa rehiyon ng Southeast Asia. At ito, tingnan natin kung magpapasiklab ang TNC Dota 2 dito na medyo mainit ang streak ngayon dahil alam mo naman, tinalo nila ang Team Malaysia nila Mushi 2-1, yo. Pero ito, makakalaban naman nila ang labang ng Pampangas Beast dito na ang logo ay Tosino, mga kaibigan. Eh, hindi sila kilala ng TNC Dota 2. The Huitay, ang mga tropa natin from Pampanga. Binabati ko kayo kung sino man ang mga Pampanga, tiga Pampanga na nanunood dito sa mga kabalintamo. Eto na, si Super Dave Tosino, Best Supatax, si F. King, at si Supa Sumex. Si Super Dave. Hindi natin kilala yan, pero magpapakilala sila sa atin ngayon dito sa Mineski Pro Gaming. Ano mga apel mo rin sa laban kanila? Nagaman nilang pala ng roster. Kasi hindi naman dapat sa talaga sa Red Bull. Nagamali ka. Isulat lang naman. Kasalanan pala natin lahat yun. Jer. Masarap ako sa Red Bull. Si Super Sumix. Eto na. TNCW going in for the first pick, Queen of Pain, Pampangas Best. Going in for a Draw Ranger Earthshaker as their first 2 pick dito. Ito ang first time kong magka-cast ng bagong patch ng 84. At hindi ko alam kung ano yung mga mangyayari dito, pero natutuwa ako. At wala eh, napalaban eh. Ilipat muna tayo kasi makabilang bakod muna ako, pero alam, mapalaban lang, mapakast tayo dito. Again, ang mga player para dito sa TNC, it's Miko AU, their captain, Tihi, 7, Gino G, and Sam H para naman dito ulit sa Pampangas Best. It's Super Sumex, F King, Super Tax, Super Dave, at si Tosino, mga kaibigan, Rock Me 2. Again, this is Kuya D of Mineski TV. Easy crazy lang kayo dyan, mga tropa peeps. Good, kung saan may Twitter? Rock me to me. Ano yung cellphone? Diba? Oo. Google ba? Oo, sige. Para pag social media ako. Alam nyo kasi, guys. Social. Kailangan natin mag-cast ng mga ganito panahon. Alimot tayo sa mga problema natin. Pasa ba sa Juno? Yung taboy. Ha? Pasa ba sa Juno? Radiant Team. Kesa magbigti tayo. Di ba? Rock na ito. Phantom Lancer. Big for TNC Dota 2. Again, ang binabati ko nga pala si Enteng. Si Boss Enteng ng TNC Dota 2. At syempre si Boss Eric ng TNC Dio. Ang ban para dito sa laban natin ng Wisp, Winter Wyvern, Dragon Knight, Undying, Leshrock, and Dazzle. Yan ang first 6 ban sa laban natin dahil wala yan bago magpili-pilian. Ano pa meron doon? Ako, bigyan nyo ako ng compendium, guys. Wala pa akong pendium eh, pero kung bibigyan yung mabait dyan, magbibigay ng pendium sa akin. Lahat ng ikakas kong laro ba, pati yung kita. Oo, seryoso ako, PM mo sa Facebook. Pura out ng compendium. Patay na. Kailangan ko ng compendium. Pero tingnan natin mga kaibigan. Noong birthday ko, dami nag-offer ng arkana sa akin. Hindi ko lang kinuha. Ganun talaga. Compendium lang, arkana naman. Mga puno pa lang na binibigyan daw ng arkana kasi mayaman pa. El Nino. El Nino phenomenon pantuyot, ubos pati pantubos. Salamat kay Nino Manny. Ganun tara sa iyo. Wala, mga 26,000 pesos
Ay, maliit na bagay. Maliit na bagay. Nagbabawas lang. Paano kung paano pa yan sa TI? Wala sa TI, para hindi na tayo lalaman. Hindi na tayo lalaman. Hindi! Baka mag-i-battle ako sa TI. Para wala na matatanda. Dulyares na ang usapan dito. Ay, buhay ay isang sugal. Buhay ay sugal, lagi nyo tatandaan yan. Ako po, pigil na naman. Cancer Lancer ang napili. Again, this is just a best of one series. Current heroes for blue teams. Winnipeg, Phantom Lancer, Volcane, Silong Tattoo, Throw Ranger, Red Urchiger, pick naman, coming in para dito sa Pampanga's Best. So, third pick na ang mga tropa mix natin, ang mga kabalin natin from Pampanga. So, kaya, ang pipiliin nila rito. Okay, okay. Nagkakatagalan ng oras dito, ha, mga kabalin natin, Johnny. At ina, syempre, kung tika Pampanga ka, saan ka maglalaro? Walang iba. Kung hindi na dyan, sa Mineski Infinity, sa Angeles, dalawa yan. Isa sa AUS, at isa sa Holy Angel. Lugar na maraming napakagandang babae, malalago. At sa Cebu, lami. Ay, wala pa pala. Lami, masarap pala yun. Sorry. Lami. Mga repa pag lalaki, mga rapsi pag babae. Eto na, ang laban natin dito. Pupunta ako ng Baguio, Cebu, pupunta ako ng Davao, abangan nyo ako dyan. Kita-kits tayo mga tropa pips natin. Eto, sino ba? Okay, Visage, so Pampanga's Best going in for the usual. Visage and Draw Ranger, na alam naman natin napakalakas ang misplay push niyan, especially if Visage will be able to get it a very early aggressive scepter, which will allow him to summon an a additional familiar. Hindi pa familiar ba lang? Familiar. At magiging tatlo na familiar, and of course Draw Ranger triggering yung third skill niya and will give the familiar's massive amount of physical damage, which can actually split push dito sa laban natin ito. Samantala, TNC Dota picking their main carry hero, which is itong si Phantom Lancer, na ang magiging discard nila dito is malakasin. Magiging malakas ang main carry nila, walang ba kundi si Cancer Lancer. At isa sa mga nagiging paboritong hero sa meta eh si Phantom Lancer. Alam mo kasi kung bakit, even though hindi siya King Chino, meron naman siya nung malaskoy skater boy na galawan na pag tinutok niya sa'yo eh, at makakabot ka niya panigurado. And with the help of the Phoenix Supernova mo in any wow. Pero Pampanga's Best going in for a SF as their court pick dito. And of course, kagaya ng familiars and ng Visage, SF will be heavily affected by the the precision aura of the Draw Ranger dito, which will give them a slight advantage sa early going ng laro natin. Pero TNC Dota 2 going in for a Spirit Breaker, which is one of the most effective ganking hero, especially up against the SF. If they will play this SF in the beginning, eh mga maperwisyo yan, itong Spirit Breaker na alam naman natin. Grabe, pag sinagasangan yan, and of course, with Queen of Pain, probably mid lane to, eh di iwaw, mapapadali ang buhay ng kuya natin dito, ng ating Queen of Pain natin dito. So we are now down to the last pick and last one for both teams dito. I like the pick of TNC Dota 2. Ang play is to kill and kill and kill and buy Phantom Lancer enough time to farm yung mga key items nila dito and take this game into the late game period ng laban natin na to. Pero Pampanga's Best, ang susi sa tagumpay, walang iba kung hindi pigilan yung early aggression coming in from TNC Dota 2. At kung magagawa nila successfully yun, magkakaroon ng early item in Draw Ranger and SF, they will be able to out-carry yung Phantom Lancer pagdating sa late game period ng laban natin ito. Especially, they have Earthshaker on their side, which is a very good counter pick laban sa Phantom Lancer. At tignan natin kung paano nila i-utilize yan. Pagdating sa tarangkahan, syempre alam natin ang mga TNC Dota dito.
with the experience, pero the boom pa next factor, the surprise factor, eh Papa Bo, dito sa Pampangas Best, since hindi alam ng TNC Dota kung paano gumalaw ang mga kapampangan, ang mga kabalantamo, hindi nila alam yan, pero eto, last pick is Pac for Pampangas Best, so they got 3 or 4 range hero dito sa lineup nila, pero Upapel combination, Pac SF Visage and Draw Ranger up against si Phantom Lancer, Spirit Breaker, and Queen of Pain. TNC Dota, tingnan natin kung they will be, kung they will play Spirit Breaker as, ay, pero mukhang Meepo to. Meepo na ito. Labas yun yung Meepo nyo. Anong natin, Meepo user ito mga tiga TNC Dota 2. Actually, pwede rin sila mag-Tegis dito eh. Given na nabuff yung Tegis dito. Pero hindi. They will play the Baratroom as their, ay hindi. Offlane Phoenix and the Offlane Phoenix. Bara Spirit, Bara Skyrat. Skyrat siguro magiging support nila rin. Depende, depende. Tingnan natin. It is what it is. Offlane ko. Some HTC at recap of lineup mamaya paglipat natin sa in-game natin ng Jir at Jera. Natin sa ating in-game camera. Ito na. Ipakilala na ang mga manlalaro para sa laban natin na to. This is Samage on the Queen of Pain. Teehee playing the Phantom Lancer. Nico Ayu on the Phoenix. Jinoji on your Spirit Breaker. And ano ba ang pangyayon nila? Skyrat Mage para kay 7 dito. Para naman dito sa team ng Pampangas Best. Sa mga kabalin natin, it's F-King on the Earthshaker, Super Dave, ang sabi ng mga ayon sa mga informante, ang kanilang star player on the puck, Tosino, ang gumagamit ng Visage SF being played by Super Sonics at Draw Ranger para kay Super Tax. So, early aggression coming in from TNC invading itong jungle area ng Pampangas Best, kan Pampangas Best, mukhang alam nila ang plano dito ng TNC at kita mo naman, hindi tumawid ng tier 2 tower ang Draw Ranger dito. Instead, they are just content on defending itong top lane bounty. Top lane bounty rune natin dito mga Jer. So, both teams will split the runes at tignan natin kung ano ang magiging laning dito. Nico Ayu on that Phoenix, Spirit Breaker, Jinoji offlane, Queen of Pain ang nandito sa strong lane, and mid lane, Teehee on his Phantom Lancer dito. Pero mukhang alam ng Pampangas Best ang plano rito is to hinder the farm of SF early in the game for them to be able to control the tempo. So kailangan meron laging isang suporta dito. Meron ito. Sidewards. Masesekat ang mga kuya mo rito. So they will know kung nasaan dito ang mga kuya mo, Draw Ranger. Bottom lane. 2-1-2 ang laning dito for TNC. There's the Fissure. Pero mahuhuli ang bathroom sa kabilang linya rito. Samantala, Pac nakikipaglandian sa Queen of Pain and Skyrat Mage dito. Pac, level 1. Ang kanyang first skill is Phase Shift. Kailangan niya magtago. Kailangan niya mag-ingat. Ni normal sa mukha. Ni normal. Abnormal ang Queen of Pain blinking in. Oh no! Alam nila na Phase Shift dito. So, dali-daling binlinkinan. Pero they won't be able to take down Pac. So, Pac, kailangan mo ng level 2 ng Pac para masiguradong mabubuhay siya sa mga assault niya. Samantala, mukhang lumalamang ang SF dito over Phantom Lancer in the mid lane, pero grabe, sakit ng bawas ng Spirit Lance dito. SF is 5-2, 4-4 naman para kay Phantom Lancer dito, and SF medyo
Boom! Nilay sa mukha. Oh no! He will get the first blood one-on-one with the Great One. Sinundot ko lang at mga kaibigan ng Phantom Lancer. Ganun lang kadali kinuha ang first blood. Pero ang pagbango ng api, mga kaibigan, eto na. Fissure! Fissure! Susubukan ni Black. One more hit. Lumalaban! Lumalaban sa Cancer Subaru Trump dito. Oh my God! Nagpanggap na puno. Ang ganda ng tayuan! Oh no! Relaxing match! Pero makakakuha dot that will be a 2-for-2. Ang ating score, 2 minutes into the game. Medyo napalaban na ganun. Pero SF, hindi niya kailangan magpaka-bidaman dito. Dahil kaya siyang patayin dito ng Phantom Lancer. Alam naman natin, ito kasi yung equalizer dito Yung Phantom Rush, which allows Phantom Lancer to dash in dito sa position ng SF. Syempre, alam naman natin, pag nadikita mo si SF, isang race lang mapapatama sa inyan. Masusundot ko lang at mo na yan. At eto nga, Phantom Rush, kita mo yun? Phantom Rush agad at sinundot-sundot. Pero Tosino is now on a killing spree. Visage getting another kill on the Phoenix and now they are going for a chase dito sa Baratroon. Pero mukhang they won't be able to take down Baratroon. Pero Visage getting all three kills. Samantala on the top lane, Puck being take down dito. Hindi natin alam kung sino pumatay sa Puck, pero namatay ang Puck dito sa top lane. So mainit ang laban between these two teams. 3-for-3, 3 minutes into the game. So ang record is 2 kills per minute. Ang late ng laban natin na Rogue. And network sinipin natin nakakalamang ang Phantom Lancer and Queen of Pain at this point. SF will be forced to go home. Go home, playa. Samahala, Queen of Pain. Laban sa Puck. Skyrat Mage is level 3 at meron siyang access sa kanilang Gubat. So, malaking tulong yan. Pagdating sa experience, as you can see, going 4 minutes into the game, it is TNC with 750 experience advantage over Pampanga's best. At ang gold lead natin is 1,000 in favor, of course, of TNC dito. So, SF, mid lane may bote. He is now sitting at level 4 up against a level 5 Cancer Lancer with a double damage rune. Hindi siya kayang luminya dyan. At pag nagpakita siya rito, expect itong charge of darkness coming in from Barat Room. Samantala, mid lane, nakita na si SF dito, mga kaibigan. Race farming for SF. Race farming lang. Para hihintay, level 4. Visage, dumidiscarte, Earthshaker, covering Puck dito sa top lane. Mukhang alam nila na i-aagre ang Puck dito. Puck is sitting at level 4. Queen of Pain is also at level 4. There's normal. Poking, mga kaibigan. May Sam H dito. SF, still at level 4 at minalas dahil wala siyang pull dito. Nala, Puck, balik sa pag-far dito. Tignan natin, medyo nakaka-discarte na siya dito. Still at sitting at level 4. Earthshaker patiently waiting for a counter go. Pero he will be masaspatan siya ng observer wards dito if ever sinubukan niyang tumawid dyan. Samantala, Earthshaker now rotating towards the mid lane. Tignan natin, Phantom Lancer chasing etong SF. And SF medyo nakakalugyan na rito. Tignan natin kung makagagawa niyang mag-race farm dito. Oh, Earthshaker, aabang lang ng konti. Cancer Lancer. Oh, discarte. So, SF, medyo nahuli na siya sa network dito. And all three core heroes for Team TNC is now leading the game pagdating sa ating gold. Slowly but surely, Draw Ranger, siya ang pumapang-apat dito. Pero hindi rin siya makafarm ng ganun kaayos. Samantala, mid lane, sinisimulan ng impacts out. Ito na. Tignan natin. Oh my God! Race! The Fissure though! The Fissure is doing it! Cancer Lancer! Nandito! Oh my God! And Phantom Lancer! Getting the job done! Ito si Visage! Queen of Pain is there! And they will get another kill! They are going for 2 kills dito! Earthshaker! About to die! He will die! At ako po! 3-for-0 trade and the rotation for Team TNC. Apat dapat. Ganun na ganun ang responde pa without any TP. Kamalas-malasan, level 5. Hindi niya nagawang bumakap. And doon sa particular engagement, makikita mo yung
maturity ng TNC pagdating sa laro nila ng Dota. At hindi na tayo tatawa kung bakit nila tinalo ng Malaysia. Hindi na sila galawang Pinoy. Ay, ito mo yun. Nagka-go what? Sabay nandun yung apat. Queen of Pain, walang pusong nag-teleport. Pero ito, binox out. Oh, yung binox out ng Illusion. Hello, Pipa, no, Pipa. Ito, si Barton, mga kaibigan. The Barlord. Pinapabayaan lang niya si Draw Ranger dito dahil alam nila easy target lang niya si Draw Ranger dito. Ang priority nila siguro is the mid lane SF na medyo binubuli na nila rito. Ito si Phoenix sa likuran. They will go, oh my god, bisag ang trip nila rito. Here comes, ay mali, ito mali. Ito sinasabi natin mali, mali pinasukan liga. Nakatikim ng race, one more race. Tingnan natin kung tatama. Oh no, nakatakbo. Barthrum na dito. Changing. Tumata ko si Barthrum. Mayday. Ang bilis. Walang kawala. Epok tayo dun, bro. At 4-7 is the score. Pero Phantom Lancer for a Visage. I will take that trade anytime, anywhere. If I am nandito sa Pampangas base. Ang importante dito sa Pampangas base, yung first cycle ng rotation ng pack dito sa laban natin. So, kailangan natin makita yung TP niya. Counter go and capitalize on the aggression of PNC dito sa laro natin na to. Kailangan nila ng counter go. Counter go. Sa Goat Gulama. Phoenix sitting at level 4. Tingnan natin, going 9 minutes into the game. Experience is just plus 1,000 for TNC. Gold is now up to 2,000 dito, mga Repa Peeps. At Lancer, ang kanyang item, Burman Shield, Ring of Aquila, Orb of Venom, Boots of Speed. SF with 800 gold, wristband, and boots. Pop! Refarming now on the top lane, now sitting at level 7 dito. Queen of Pain will TP in. Sam H, faking yung skills niya rito, tingnan natin, pero wala siya. Uy, may one sila dito. So they know. Ay, hindi. Di nila alam na nandito si Earthshaker and Visage. They can easily go for Queen of Pain kill dito kung gusto nila. Pero dito, Skyrat Mage near the premises. Tignan natin kung mabibreak ang smoke. Kino-cover nila, mga kaibigan. Earthshaker, andito. Tignan natin, nagkakaspata na. Oh my god, eto na, mga kaibigan. Skyrat Mage. Fissure. Measure, hindi sure. At hindi tumama ang P-Shop doon, mga kaibigan. So alam nilang nandun ang dalawang support. They can easily go for the Draw Ranger dito sa bottom lane kung gugustuhin nila. Pwede nilang i-charge up darkness yan. Pero andito Phoenix, sumisubukan ng sumilip. Pack with the TP, tignan natin kung magkakaroon ng counter go dito. Hindi pwede magpatumpik-tumpik ang TNC. Samantala, SF medyo napapahirapan na rito sa mid lane natin. And etong words na to, bayad, mga Jer, ang words. So, Queen of Pain, binlink na ng Earthshaker. This might be a kill, pero Earthshaker with the presence of Pain, TP sa mukha, pero Phantom Lancer is there to seal the deal. And Earthshaker going down, pero Barathrum also going down in that bottom lane. Mukhang teleport coming in from the puck dun sa pagkakataon na yon. So, fight recap natin, that is just a 1-for-1 trade, pero XP exchange going in favor of Pampangas. Best, eto na, Nico AU Dota 2, Icarus dive palayo, eto, oh my god, eto na, tingnan natin dito, Visage Familiars, they are trying to go for Phantom Lancer, Phantom Rush going in, Queen of Pain is here, pero ang ganda ng skill, oh my god, SF is there, the Fissure though, the Fissure is doing everything, one more hit, ay, na-charge sa mukha, and Queen of Pain, nakail naman dito, napalaman na, and that will be a 2-for-truth trade, mga kaibigan, napakainit ng bakbakan natin, Super Dave. Nagsisimula ng manila sa 1-1 and 2 ang pack dito, and pack now starting to gain momentum, and don't look now in terms of network, mga kaibigan. Ikaw ba naman ang pabayaan ng 10 minuto na walang kalaban, walang kalaro? Eh di ikaw na, Draw Ranger, now leading the game. Pero ito si Phoenix, mga kaibigan. Nico AU the captain, eh hindi pa nagle-level 6, kumbaga hindi pa siya nangingitlog, hindi pa siya napapasupernova dito. Pero palitan ng merkado, mga kaibigan, nakitang-kita ng spycam ni Tulpo ang ginawang palitan na yun, dahil napaka-aktibo ng mga CCTV camera dito. Kitang-kita, walang galaw na hindi mahal, at ayun, na-dewards, naisip mag-dewards dito. Dito sino, mga kaibigan, Draw Ranger samantala, nasa-sepat dito. Tingnan natin kung magkakaroon ng charge of darkness, pero wala naman nangyayari.
Earn of Shadow Bracer and Power Threads para sa Barat Room dito sa laro natin na to. Oo, pwede nilang patayin si Draw Ranger kung gusto nila rito, pero hindi nila ina-agre, hinihintay nila ang isa pang teammate para siguraduhin. And Queen of Pain, eto na, naku po, huli kang balbol, chinage na sa buka, tantan teenage, tugstugududoy, tingnan natin, naku po, ilaboy na ng tatlo, Mayday, Mayday, ang layo mga kaibigan, nagkabanggaan na, tingnan natin, Icarus Knight, Earthshaker, huli na ang lahat para sa Bisyo, pero eto na mga pamilya, stunning mo sa buka, stunning mo sa buka. At hindi uubra at mapipitas ang millionaire na si Draw Ranger Pac. It's too late to react. Nandito si Pac, si Super Dave mga kaibigan. Nagkakahabulan dito. Earthshaker is running. Run Forest, run! Gusto nila dalawa. There's the Fisher. Pac going in. There's the Silence. Taking down. Eto. Pero tingnan natin. Magkakabakbakan. Skyrat Mage is here. Nandito. Two-man coil. And they will... Uy! Nahuli! Ang ganda na malasta na pamilya na yun, bro! Pero huli na ang lahat! Huli na ang picture mo, tropa peeps! At aggression mga kaibigan, ang pangbango ng api, ng pride ng Pampanga mga kaibigan, eh magiging enough na sila ron. Pero eto, Tihi on the mid lane. Oh, nilance na naman, chinage na ang SF dito mga kaibigan. So alam niya, naku po, tumatakbo na si Baratro. Tan-tan-tan, dag-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. Oh no! You're spotted! Pero Pac is here. There's another teleport. The silence is real! Oh my God! Ang ganda! Silence going in! Icarus died! Pero nababay! SM sumigaw! Oh my God! Takbo Tihi! Takbo habang may lupa! Si Udog! Oh my God! Buhay pa! Buhay pa! Panto Brush! Oh! Nagkamali na pinasukan nila! Naninigaw sa puno ng tralala! Oh! Sana po tatamong pasuma! Tatlo pa tayo! And just like that! Pampanga's best! Di naman to sino! Ginawang yung ganisa ang PNC and PNC! Medyo ina-underestimate yata ang mga bata natin from Pampanga. Hindi pwede yan mga dear! Porkit hindi nyo sila kilala, eto magpapakilala sila sa inyo, si Super Pax! Eh, nangunguna pa rin dito sa network. At sabi ko nga sa'yo, ang susi sa tagumpay dito para sa Pampanga's base is to capitalize on the aggression of TNC. Dahil papasok at papasok sila. Ano ba sinabi ng Baratrom? Eh, di parang pasok ng pasok. Alam mo si Baratrom, para siyang ano, mapusok na bagay. Mapusok na bagay, hindi ko pwedeng pangalanan dahil ang mapusok na bagay, pasok lang ng pasok sa tandaan niya. Nakupo. Yan ang bumabaw ng pangupo. Eh, wala ba yung magagawa dyan? Pasok siya ng pasok eh. Ituloy, napahamak lahat ng ganda niya. And just like that, TNC, eh, uy, pero makakapitas ng TNC dito ng isa. Pero that Echo Slam though will be the equalizer. Mapipitas ang Pac, pero Queen of Pain, mapipitas rin. And naku po, delikado sila rito. Hinahapon si Skyrat Mage, nagpapanggap na puno. Hoy! Anyari! At just like that, Pampanga's best, they are now up by 1 kill dito sa laro natin in SF item choice. Dahil gusto nyo bumakbak ng bumakbak, eto tayo, we will go for a first item mega. Sabi ni SF, dahil TNC, they are very very aggressive dito sa laro natin, pero mukhang not paying off well para dito sa TNC, dahil Pampanga's best is doing it. Kahit kita mo naman, Pampanga's best, they are now up by 3k in terms of network. Pagdating sa experience naman na rin ang 3k yung mga kuya mo. And Dahu, mga kaibigan, hindi na-stop ang mga tiga Pampanga rito. Eh, Jer, hindi alam. Napalabad sila rito. And I like the way how Pampanga's best is doing it. Kita mo naman, hindi sila aggressive dito. Hindi naman sila going for kills. Kung nakita nyo naman, eh, puro return kill lang yung nakukuha nila rito. Dito nga nag-overextend yung Queen of Pain at saka Bisage. So, napatay nila yung Pac, pero namatay silang dalawa. At ang mga Clash, kami overextending dito mga bugbugan yung sa gubat na to, eh may tier 1 pa rito, alam mo. Kailangan sirahin nyo muna yung tier 1 para maging over aggressive, para pwede kayong mag aggressive na opensa. Pero mukhang ito na, yung opensa na sila. The Fissure, the Silence, nag-fart si Tihi mga kaibigan, silencio si Tihi. Naku, na isa na mabigyan, another stun, and the chain disable is doing it. F-King Earthshaker is now on a dominating streak. And now, the dagger is up on your Earthshaker. Ito naman sa bottom lane. Tignan natin kung anong plano mga kaibigan. There's ATP coming in. Pero makaka-blink out ang Queen of Pain dito. Pac will try to go for a chase. Nag-ahabol siya rito. Skyrat Mage ang gusto niya. Nag-ahabol sila rito. Illusory Orb. Tignan natin kung papasok ang kuya mo. And here comes... Oh, ang ganda naman! Pero the Fissure though, Pac na Silence, na-charge pa rito. Nagtatatakbo sila mga kaibigan. The coil is wasted. Pero tignan natin, Pac blinking in. Silence, Queen of Pain is here to the rescue. I'm alive forever,
2-4 nating trade. Medyo naghabol sila ron. Yung mga ano, pag rookie ka talaga na, na ano ka, nadadala ka ng bugso ng damdamin. Wala, ganun na pala yung goal, yung dumadami, no? Amazing. At SF, farm lang tayo. Keep calm, we got this. 14 all is the score. 16-minute game, 14-14. Medyo kainit ang bakbakan natin na to. And I like the item progression for Pampagas Best dito. Going in, I think 4E double BKB. Phantom Lancer is now up with the Yasha. Medyo huli na yan. Queen of Pain leading the game. Blade may lang item choice ng Queen of Pain dito. And now going in for an Agony Scepter. Bathroom. Meron siyang may going for Blade. Blade mail. So double Blade mail sila rito. Matala ito. SF on the mid lane. Trying to defend the tier 1 tower. Susubukan nilang evade ang SF dito. Pero they will be spotted by a Dire Observer Ward, pero madidiward rin nila ito just in time. And here comes a smoke of deceit, mga kaibigan. Take na natin the first smoke of deceit. They are pinging the position of Barathrum and Queen of Pain. Pack is near the premises, so I think alam nila kung nasan dito ang kalaban. Susubukan nila maghabol dito. Queen of Pain will blink in. Nagahabol ang mga tropa mo dito. SF makakasalubong ang Barathrum. Oh my god, ito na. The Fissure will try to stop Barathrum. Barathrum all its trap. And there's the race. Secondary race. Wala, hindi tatama. Ito, nagkakahabol. And Blade Bay. Eto stop. Savage, umeto ka pa. Blade Bay ka pa. Ano pinaglaban mo? Why you Blade Bay? Hinahabol ng ano? Hinahabol ng Ecoslam. Wala, hindi makakabot yung Ecoslam dyan. Pero si Queen of Pain, okay na sana yung naisip niya mag-blade mail. Nakalimutan niya! Wala siyang HP! Kaya mauuna pa rin siyang matepok. Ayun! At ito, anak ng Diyos, Super Somex, makakakuha rito ng Regeneration Rune. And he will TP onto the mid lane and will try to defend this tier 1 tower. Here comes Phantom Lancer. Ito, nire-raise siya sa mukha. Naku po, na-patient, na-aimed! Oh no! He will overextending! He will fall down! And Pop, going on for the chase. There's the wall! The wall will break! The stun on the Skyrim page! Pop is here! The silence is real! They're doing it! Pero hindi nila aabulin! Oh my god! Pinaasa mga kaibigan! Thou shalt not pass! And 3-4 nothing trade! Ito pa rin nahunahon! Ibong tirit! Naku po, hinabol ang ibong tirit mga kaibigan! Daming ibon! Ang daming ibon! Oh no! Nakatakas! Pero Pampangas Best striking back mga kaibigan. 3-4 nothing trade and you are now looking at a 3-kill advantage going in favor of Team Pampangas Best. At lakos! Ano yung masasabi dun sa galaw? O ba yan? Well played! At walang puso mga kaibigan, ang draw ranger dito, farm lang ako bro. Ako nung bahala sa late game. We gotta do it! Gotta do what you gotta do, bro! Oh my god, Gina G! Sabi ng mga tropa pips natin. At nako po, ang tore. Ang tore hindi mapatumba. Ang nagiging sanhi ng kamatayan ni Cancer Lancer. At this point, ito na. Si Dodge. Oh, ang ganda ng pang-undre, no? Oh, tatakbo ko. Na-silence ka, pare. Tingnan natin kung magkakaroon TV. There's Queen of Pain. Try to go in. There's the charge. Pwedeng wait. Pwedeng hindi. Pero, Fissure! Saving the day! Oh my god, Queen of Pain! Nagalit na! Blinking in! Pero is it worth it? Blinking in, mga kaibigan! Queen of Pain! There's the... Oh! Blade Bane, okay. Mayday. Eagle One, Cancer is here. Tignan natin, na-stun dito. Napatakbo, na-stun na naman. Enchant Totem, hirapano sa buka. Back going in. Pero SF going down dito sa particular day. Hindi natin napapansin yun. Pero grabe naman, ang dami naman nilang i-invest na skill doon. At ang mga tropa ng Barathrum, walang puso, iniiwan na lang siya doon. Bahala ka na dyan, Jer. We did our best. Pero SF, 900 gold short of that BKB. Draw Ranger going down, pero malapit na rin ang BKB niya. So, magiging malaking bagay ang BKB dito para sa side ng Pampangas Best, especially if you are up against a Skyrat Mage, which is a pure damage hero. Eto slap sa mukha! Huli ka na lang ang Tihi! Ano ba naman yan, Jer? And Tihi, ang cancer ay nalunasan! Dahil welcome to the 21st century, mga kaibigan, may lunas na sa cancer. Kinimo si Cancer Lancer at ayun po, napitas sa gubat ng tralala ang Cancer Lancer na ngayon naku po, taghirap na, nakatigim ng unos mga kaibigan. At syempre dahil yan dito sa Radiant Observer War na nakatanim dito, at ito na on the offensive, here comes Team Pampangas Best.
dikit-dikit, sama-sama gaming lang tayo, Gerjera. Okay guys, okay yan, bang tayo. At eto, now, they will look to engage and take this tier 1 tower in the bottom lane. They have the items to do it. Queen, oh, nahuli nila, they know where Queen of Pain is. Eto na, SF, leading the charge. Ang ganda na position ng Earthshaker dito. Tingnan natin mga kaibigan. There's the fortification. Familiars now chasing. There's the pressure. The follow-up stun is here. Another stun. Queen of Pain hindi makagalaw dito. They have managed to take down the tower. Nagkakaroon ng ikutan dito. Phantom Lancer is here. SF ang target nila mga kaibigan. SF, reket sa baba. Sa mga pechay pero nagkaabusan. Queen of Pain, napakaganda ng win. Bakbakan portion. Oh no! Dalawang babay dito. Phoenix is still alive. He's still alive, yo. He's doing it. At nagkakaupusan. DNC. SF susubukan to baka. Baka kalipan siya dito. Pero magkakaupusan ng lahi mga kaibigan. And apat ang patay. Isa ang sugatan. TNC striking mga kaibigan. Ang ganda ng position play nila rito. 4-4-0 trade and TNC striking back. SF, the only hero alive on that particular engagement. Sabi ko sa'yo, kailangan nila ng BKB dito. Draw Ranger not being able to deal as much damage as possible dahil nga nahihinder siya yung Supernova effect dito. Dahil pag naka-BKB ka, hindi ka naman tatama ng Supernova. Diba? And now, it's time for the Roshan mga kaibigan. And this might give TNC a very big advantage in the next team fight dahil sa pangyayari na yun. So, binabati ko lahat ng nanonood. You are watching Bunyaski Pro Gaming League. Class A Division, this is Pampanga's Best versus TNC, 19-20 is the score. I am Kuya D, ako natatasan mag-ano, pero ako po, Dagon ang item ng pack dito. I don't like this item though, the Dagon, I think it's much more better, bago ng Dagon, nag-use para for additional survivability. And Queen of Pain will be the one to carry that Aegis of Immortality, Aghanim Scepter, Blade Mail and Aegis for Queen of Pain plus 2,000 gold. Barthroom now going in for a BKB. Blade Mail is completed as well. At eto, going in for a Radok Atos. Itong Skyrat Mage. Cancer Lancer, medyo mahirap. Mahirap pa siya dito. Phoenix, Death Hand of Midas. SF with a BKB Mecha, Earthshaker, Soul Ring, Dagger, and Arcane Boots. Draw Ranger now up with a BKB plus Dominator. Puck, Dagon, and Dagger. And Visage now going for that Agon Inceptor. Just 400 gold short. At magiging tri-familiars na sila ito. And no, this patent Barathrum mga kaibigan. Maganda to, tignan natin. Barathrum medyo nasa mali. There's the picture in. Nakuhin ang balos, hindi ka na obra. Etos lang ka sa mukha. Eto ka, wala ka pa. Wala ka pa. Pakilang sinararamdaman mo. At pinitas na parang prutas si Barathrum dito. Dati si Magic Needed Kill for Team Pampagas Best. At Draw Ranger will get that kill. And he will keep it to safety. Samantala, Earthshaker will continue to farm dito sa top lane. Sama-sama sa mid lane, tignan natin kung anong gagawin mga kaibigan. SF na 1,500 gold. I think kailangan nyo na mag-scatter dito para magkaroon sila ng additional tanki sa laban natin na to dahil at this point malambot sila eh. Kaya nga silang punitin ang Queen of Pain dito. And with those blade mails on for Vara and Queen of Pain, lalong lalasasakit lang yung puso na itong mga tiga Pampangas. Pero 25 minutes into the game, we are now looking at just a 1 kill experience advantage going in favor of TNC. And 1,000 gold advantage in favor naman ng Pampangas. To sino? Pampangas Best. Alam nyo, Pampangan ako. Alam mo sa Pampanga, ang usong mga palayo doon, mga palayo eh. Mamalon, Shushang, Imang, Batchi, Bugsu, Kuldipuy, Kokoyi, Ngapobukay. Ay yung mga palayo doon. Balong. Mga karakter ang tawag doon. At dati kasi nung college ako, marami yung tropang ng Pampangan. Pero dati yung pala lahat ng mga rep-ups ko sa Pampanga. At yung mga kapampangan dyan sa FEU dati. Ayan, binabati ko. Mga kapamong tao. Queen of Pain. Oh no, pinagpapalitan ng masama rito. Pak, hindi siya tatalon basta-basta. Dahil alam niya pwede siyang malansi. Malin lang. SF will get a regeneration rune up on his buckle. So, Aegis. Matagal pa ito. Matagal pa makukuha. Marereclaim ang Aegis dito. Pero eto na. Ang Pampangas Best. I think they will try to push and put pressure dito sa bottom lane. So, tignan natin kung ano gagawin lang. Queen of Pain with 3,400 gold. Anong bibili ng Queen? I think it's better to go for Hex for Queen of Pain dito.
Kasi they have to deal with this Pac na mamaya ay magiging masakit yan. Paunahan lang to na magkaroon ng hits eh. Si Pac, pag naunahan mag-hex ang Queen of Pain, napakalaking bagay. They can easily eliminate Queen of Pain out of the equation. Samantala, ito na advanced warding para dito sa side ng Pampanga's Best. They now have the vision of Queen of Pain. Barat Room is on the top lane. Nagkakaroon ng ano rito. The Echo Slam is real, mga kaibigan. Ito na, Queen of Pain. Buhay pa rito. Hindi pa namamatay. Pero he will go down. But Aegis is there. Skyrat Mage. Kupo! Nakupo! Ay! Namatay! Binumpog ng Krepas, mga kaibigan. Kamalas-malasa naman. At nakapita sila ng isang prutas. They've managed to take down the Aegis. And yet, get a kill on that Skyrat Mage. So what a play coming in favor of Pampanga's Best. Draw Ranger, however, masyado malayo siya rito. And there is an item going in papunta sa kanya. And it is a Shadow Blade item para dito sa Draw Ranger. So they have the element of surprise dito. Especially if maunahan sila ng ng Draw Ranger dito. Oh, eto na, familiar. So trying to go in. Earthshaker with a Fissure. They go Pac. Trying to go for Phoenix dito. Nico Ayu. Prepping that supernova. Pac tinamaan ng wave dito. And here comes... pero ang ganda ng disengage dito. Tingnan natin. Race Palm. Fissure. Oh no! BKB by Barat Room. Napalaban na. Barat Room trying to go for SF. SF with a kill. Ay, wala ka na. Queen of Pain, makakablink out. Eh, pero mapapatay nila. Oh my God, this could be a total disaster. Wreck-em sa mga! Ayaw mo pitang wreck-em mo! Why you do that? Pac is still alive! Phoenix coming in! Ay! Nasa malimlika ka dito! And the Earthshaker going down. Eto Pac, nakikipaglandian. Pero eto na. Eto na ang pulis, mga kaibigan. Ang pulis pang kalawakan. So, daan siya sa likod dito. Pac! Oh my God! Oh! Minormal sa mga! Ang pulis! May pulis sa likuran! Si Barat Room nag-aabot! O sige, mag-abol ka! Yappy! Biglang ligo! Baran Ron Henley! Mga kaibigan! Oh! Oh no! The coin is doing it! Pagpuan ang wasuntukan! Oh! At ako! Pampanga's Best! Kinawang to sino, mga kaibigan! And now, Pampanga's Best! Eto na! Amin na, tier 2 tower nyo! Roxy! Umabati sila rito ngayon, mga kaibigan. Draw Ranger is alive! Queen of Pain, Barat Room! And Phantom Lancer, all three core heroes on the side of TNC, they are down, pero Pampanga's Best will play it safe. At hindi tayo magpapadalos-dalos, parang lang tayo. Dahil tingin ko, sabi ko nga sa inyo, etong Cancer Lancer at this point, Manta style lang yan, 29 minutes into the game, walang pera, Manta style. Pagdating ng late game, SF and Draw Ranger will be able to out-carry yung Phantom Lancer dito. At so far, so good for Pampanga's Best. Ilang beses na ba nila pinechay itong si Cancer Lancer dito? Well, 7 beses lang naman. 136 CS. Kalungkutan talaga yan. At, naku po, mukhang next engagement, buo na itong Skadi ng SF. Pac, mukhang nakinig sa akin. Nag-Yul Scepter muna bago niya ituloy ang pagbilang ng dago niya rito for survivability. At nakatulong nga sa kanya yun nung previous engagement and Earthshaker with those on-point Fissure. Stopping TNC on its track. 24 to 20 is the score. Pero pag tinignan mo ang graph natin, we are now looking at a 3,000 experience advantage going in favor of your Kabalen at 5,000 in terms of network. Ako, tingin ko problema ng TNC dito. Hindi nila na-utilize nang maaga-aga yung Barat Room nila dahil yung Barat Room nila, kung napansin nyo kanina nung nag-charge dito. Eh, maganda pala nung counter ng gust ng Draw Ranger sa Barat Room, kung nakita niya papalapit pag ginas niya, bukod sa mapipigilan yung charge, hindi pa makakapag-ulti si Barat, so kalungkutan. Pero ito, aggressive, mga kaibigan. Earthshaker with the invisible, mga kaibigan. And this could be deadly. Echo Slam, it catches 3. Pero nasilent siya rito. 4 stop out. Then dito pa. With the call. Queen of Pain with the BKB. SF, tinuloy ang Wreck-em kahit naka-BKB na. Ewan ko kung tama ba nasa pag-iisip niya. Pero Queen of Pain mapapablink out dito. Cancer Lancer. Lilipan. Ang Wreck-em ng class. Oh my God. At naku po, pagpakan portion. 2-4-2-3. SF is still alive. Mamamatay dito ang Draw Ranger. Bottom Lancer na. Healing damage. Pac is here. Pero makakatakas dito ang SF, and that is a successful para sa TNC, success yun. Oh, ako bang nakapag-wendian pa, lumalim din Perry talaga. Ang Pac dito meron siyang haste rule. Hindi naman pali. At pa, medyo nasa mali. Hindi yata nakapaghintay masyado yung Earthshaker, masyadong yung nagpatumpik-tumpik. Na-excite siya, nakita niya, dikit-dikit silang lahat, pero yung follow-up, medyo delay ng mga 0.5 seconds sa pagkakataon na yun. Maganda sana ang opportunity for Pampanga's Best. Pero TNC, proving to be the veteran team
in capitalizing on those crucial mistakes by Pampanga's best. At na-silence si Earthshaker, sabog ang pechay niya rin pagkakataw na yun. And Queen of Pain, with that on-point wave, wasak ang EDSA doon sa kaganapan na yun. At galing sa puso to, bukal sa puso to, mga Pampanga's best, mga kaibigan. Dito na ko si Kuya Lon galing ng ulo, pero ito, T-shirt. Paki si Chinachan si Pak dito. Tignan natin kung kakabutan nila. Pero alam mo, kung ikaw si Bartrum, alam mo nang hindi mo mapapatay si Pak. Walang pag-asa, bre. Walang pag-asa, bro. Ito mga kaibigan. SF or Venom. Meron siya sa kanyang nilito. Ano yung kurya nila? Padating nila ba? Ito na. Skadi na po. At this will be a very big problem for TNC dahil SF will be able to hinder the movement of anybody na titirahin niya rito. Plus, yung tankiness niya will now up. At alam naman natin na once SF got the Scuddy, in order to kill SF, you need to invest at least certain skills. Pero, how to stop Draw Ranger? May Silver Edge na rito. Tapos, back pa. So, marami silang problema rito. And now, pack going for a ang tawag dito? Ginsu, type of vice. At ito, sinacharge nila mga kaibigan. Sinacharge. Uy, nawala. Easy ka lang, boy. BKB sa mukha. Tipin na. Ay, nahulog sa bangin. Okay. Gas muna kayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. At ako, tumakbo na. And here comes. Nakuha na nila yung tower. Nakatakas pa yung Bro Ranger nila. Win-win. Manalo ang mga kuya mo. Panalo para sa akin ng Pampanga's best. At ito na, nag-aabol na sila. Bakit yung mga BKB yun? Bako po, the stun! Oh, Chainstun! Pero Queen of Pain is here! Makakapatay sila, Queen of Pain, flinging in! Oh my God, napakaganda, napakahilay! Rockenberg, naka BKB, what do you? Why you rocking the BKB man? At ang ganda ng teleport dito mga kaibigan, Queen of Pain lumikit, pero hindi lumaban. Ako po, tumakbo! Hindi na pinaglaban ang kuya mo! SF, bahala ka sa buhay nyo. I will fly away! And the two carry hero of Pampanga's best surviving. Ang ganda talaga nung pasok ng Queen of Pain. Just like that, you witness a 3-4-1 trade Paratroom kapatid ng pack at dalawang support ng Pampanga's best. Napakainit mga kaibigan. Draw Ranger, hindi siya ganun ka-effective sa laro natin na to. Ano ang kailangan niyang item in order to dish out those massive amount of physical damage? I don't know, may BKB na siya pero mukhang kulang pa ang item niya para dun sa composition ng Pampanga's best dito mga kaibigan, ay ng TNC. And now the age is again going on Queen of Pain. I think Queen of Pain is the main for me the priority target hero dito para sa team ng Pampanga's best, para naman dito sa TNC eh kahit sinong mapatay nila ay mahihinder na yung chemistry ng Pampanga's best dahil di wow, kasi si Earthshaker medyo hindi niya nababakupak yung bombastic ng galawan eh. Kailangan nila mauna rito, at least kung may ma-echo sila, may mapatay silang isa o dalawa, may chance silang manalo. Pero kung mapulan tapos mabubugaan sila ng Queen of Pain tapos i-carus dive supernova sa mukha, di wow, tapos talaga Boki. Ano mangyayari dyan? At 27 to 28, sobrang dikit ng laban mga kaibigan. Ito, Baratro, minahabol na, chinacharge na mga kaibigan dito. Oh my God, chinacharge na ni Baratro. They want this SA pero full stop. Hop, BKB, napalaban na sa mga BKB. And now they force the BKB. Regenus has been exploded mga kaibigan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Draw Ranger! Ay, mali! Hop, change target! Naka po, ito na, Queen of Pain, blinking in, nagkakahabulan, patay ang Visage, patay ang Skyrat Mage, Earthshaker na palaban na rin, nagkapatayan dito, nagkakasaykuhan, nagkakahabulan, SF, magtatago, pero hindi siya makahanap samantala na dito sa likod ng Draw. Ito na, sinilent sa mukha, ang ganda ng hulihan mga kaibigan, hulihan portion, pero takbuhan na sir, nagkakahabulan na sir, ito na sir, hinahabol na sila sir, sinusupernova na sila, sinasusubukan ni Silas, pero Baratroom, hahabulin dito, Draw Ranger, mapapaboxing, naman ni Pacquiao mga kaibigan, pakang husutubod hahabulin, apa nagkikrips pa, na purge, yung scepter, call sa mukha, okay, micromatic, yung scepter, okay, silence, takbo, makakapatay, spaceship, off-wave, nitis, takas, easy breezy, at parang ang galing naman ng micro nito. Hindi kayo na parang courier, nakapasukan, blink out sa mukha, aba,
si Palos nag-anyong tao si Palos, mga kaibigan, at naging si Pac, walang kabangon-bangon. Nasa na yung mga umabi sa itropa. Ayun, iniwan ko na lahat, pinatay ko pa yung dalawa. Manggaling! Super Dave! The new Pac-Lord! Kita mo yun? Compose na compose. Sabi nito mga tumpong nangyari mo. Makikiwaw! Napalaban tayo sa paghinabol natin, bro! Oh, anong nangyari? Shinigin and begging tayo, Kenari Irving, mala Uncle Drew, killer crossover, taking down one, and escaping three, dodging some katutak na ultimate in the process, and that will be your top one play of this week for Mineski Pro Gaming League. Rock Night 2. So may nagtag sa akin, ano nangyari? At hindi daw nakatulog. Binabati ko pala si Ate Gamma Ray na hindi daw makatulog kaya nag-big stock tournament na lang siya sa poker star. Alam mo kasi pala sa kami ng hilig ni Ate Gamma Ray. Poker. Mga poker pro. Ang first love namin, kung ang asawa namin ay esports, a poker ang aming mistress. At eto mga kaibigan, 29 to 31, kinilig mga kaibigan. Kinilig ang sambayan ng Pampanga sa ginawa ni Super Dave. Alam mo nung kabataan ko, yung mabilis mo yung kamay ko, ganun din ako magpak. Guys, kwento mo sa ako mo, alam mo ako, yung 6.48G, nung kalalabas pa lang ng pack, mahina yung mga gumagamit niya ngayon dahil wala nang mana yung face sheet. Nung panahon ko may mana yun, kaya di namin nilalagyan. May mana yung face sheet mo yun. Oh, pero ang ganda ng, oh no, chinarge, alam na nila. Alam na nila, chinarge mga kaibigan, pero nausog mga kaibigan, pinabalik, the shaking and banging is real. Pinabalik, pero ito si Pac, ang lumalanding fairy. Eh, susubukan tumakas, physical ang brother. Oh, wala akong pakailan, makasahin ko na kita. Oh, no! Sige, habulin niya si Palos. At parang malalupin na third. Oh, may nakita ko siyang kalaban dito. Oh, sige, habulin niyo ako. Grabe naman ito si Pac na ito. At mukhang Campangas best. Hindi natin kaya banggain ng 5v5, suntukan na kaubad sa loob ng drum. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Pumugak na tayo, bro! Let's do this, bro! Ako sige, brother! Ako na si, ano, Defender of the Universe! Sige, parami kayo dyan. Saka masakit ang etchas lang ko pag tumama sa inyo. Parami kayo dyan. The pressure is real. Tala, familiars, eh, yung sinasabi ko, hindi ganun kadali ang pumush para sa TNC dahil mayroong desperate moves dito ang Pampangas. Best! Ito, the familiars are doing ito. Oo, oh, hindi mo kami abot. Eagle 1, hindi tayo abot. Eagle 1. Okay, balik tayo sa ano. So, didepensa ngayon sila sa kabilang. Hey, nakakapagpag ng Pampangas. Best! Network natin mga kaibigan. Silipin natin going 40 minutes into the game. We are now witnessing mountains over mountains. Ito, mga TNC now leading by 4,000 in terms of experience. Pero gold, eh, lumalaman pa ng bahagya dito. Ang Pampangas. Best! Pero tignan natin kung sino man ang magkakaroon dito. At ako po, tignan natin nagkakamikrohan SF Lord. Eh, siya ang priority target. Ano naman to? Solar Crest, kinuha to sa ano? Alam mo yung itsura ko, kamukha ng Solaris ni Leona doon sa League of Legends. Alam mo, medyo nagkakakopyahan na ng item dito. Sa bagay, marami namang kinopya ang League of Legends sa Dota. Pero, Solar Crest, lagyan lang ng Crest yung Solaris, yun na yun. Nice, sirs. Tignan po na yan. Pero maganda, maganda. Maganda yan. Dami bago item mo. Glimmer King. Defensive. Ooh. Mag-usay. Pero ito, Barat Room. Charging. Ako, pinig na natin mga katakas ng mga Eagle 1 dito. Eagle 1. Yup. Dito. Kung may peke yung mga huya mo. Maganda ang laban. 29 to 32. Wala pa rin nababasag na racks. Wala pa rin nakakalamangan. Parang chess match. Hindi makapagpugap ang Draw Ranger dahil meron niya kasing ano. Barret Room. Si Barret Room. Uy, pero chinarge na nila. Alam na nila. Inamoy na nila rito. Earthshaker, inamoy na nila. Naamoy na si Draw Ranger! Dumaan pa lahat! Nakabalas mga kaibigan! Ito na si Barret Room. Tignan natin. No knows! Barret Room is here! Boom! Binangga mga kaibigan! Cash one t-shirt pa! Nakaunak pang BKB na! Tignan natin. Takbo na sir! Sabi niya, iwanan na kita at babayu! At huwag kang kasi pag-alagala. Ay, pero ilan na ba ang BKB charge si Barret? 5 seconds na lang. So, okay lang. Hindi naman ganun kalaki factor na napitas yung Earthshaker, no? Pero
yung charge ng ano is wasted na dito. Besides familiars, continuing to put pressure dito sa ating bottom lane, which is napakalaking tulong kung papansin niyo para dito sa Pampangas Best. Dahil dito, hindi nakakapush na maayos na itong TNT dahil lagi nilang iniisip na meron besides familiars that is keeping pressure doon sa bottom lane. Which gives itong Pampangas Best enough time to farm o ano pare. Ito pang kailangan dyan. Bro, kailangan ko ng butterfly dito bro. Para malaban tayo eh. Ay ba, huwag ka magpapahuli sa Spycom dahil pag naamoy ka ni Baratrum. Bok, edi pao. Pero daw ready yan. Kita mo naman, seating creep. Shadow Blade na si Baratrum. Magano ba yan pag nag-charge yan na Shadow Blade? Ha? Hindi! Shadow Blade gagana eh. Ano pong gagana? Ibig sabihin, gusto mo natin sa wala. Ewan ko kung ganun na ang plano dito, pero at this point, meron tayong stalemate na nagaganap dito. Medyo stall lang laban natin. At ito na naman ang mga Visage Familiars. Again, push! Itong bottom lane. SM, malapit na siya mag-butterfly. 29-33, easy-creasy lang tayo dito. Ito. Ranger, Yasha, and Baratrum. Meron na ng silver edge dito. Lancer. He tried to go for a Lancer. Merong Hex. There's the call. Two-man call. Tingnan natin kung they will be able to take down Phantom Lancer. Phantom Lancer being able to take down dito. Pero mapapatay siya. Supernova Unleash. Eto na. Retin sa mukha mga kaibigan. Pero magkakaupusan. Back going down. Baratrum escaping. Oh no. Esset. Tatlo mamamatay dito. Esset makakatakas. And just like that, PNC again, getting a 3-for-nothing trade, pero hindi pa rin sila makapush dito. Dahil nga, ito yung familiars ng Bishan, siya nang tumatrabaho para dito, even though tatlo ang namatay sa side ng Pampangas Best, kailangan, hindi sila makaangat dito. Draw Ranger, nandito naman dito sa, sige na natin, mapapatay na to, pero kaya niyang patay. May Gem of Crusade, may Mantas Time, naku po, hindi kaya. Pullback, Team Pullback, matala, Esek. Pero nalil lang tayo ng Regen din dito dahil tinatamaan yung mga naka-BKB. So, tignan natin kung what's the plan stand. Dalawang heroes dito. Octaweed score. Dito, they will try to go. Oh no! They will try to go for SF. SF, sinacharge dito. Echo stop! Stopping them all! They knock the format! Echo! Echo with 3! They will kill 2! Queen of Pain! Trying to escape mga kaibigan! Takbo ka pa! May lupa! Nakabaling daw! Tignan natin kung aabutan! RJ, yung lumayin mo sa breakout! Uy! Hindi niya finisher! Pero that Echo Slam right on point, saving SF, taking down 2. Phoenix, Tyrant Mage going down. Medyo nasa mali rin ng TNC doon, pero grabe yung Echo Slam. Echo Slam is doing it. At naku po, mukhang puso na ang taguan sa Dota 2. Dahil lahat halos ng hero, bumibili na ng Shadow Blade. Mapakalaking upgrade naman kasi talaga ng silver na yun. Okay, meron kang 65% ano, resistance. Itatanggal pa ng passive. Ito. Uy, pero sneaky sir ng galawan mga kaibigan. Tingnan natin. Ito, they try to go for Roshan. Napakabilis nito. Queen of Pain, hindi nila naamoy. TNC, mukhang mananakawan sila sa sarili nila lugga. Uy, pero nakita ang mga Cancer Lancer dito. Tinutulak. Mabilis mga kaibigan. Oh my God, nandito na lahat mga kaibigan. Nakaposisyon na ang Pampangas Best. Malayo pa kayo. Balpon. At ito, naka-play. Galing in for Pampangas Best. Pro Ranger naman. Ang merong Aegis dito. Sila ang merong upper hand pagdating sa 5v5. Mamaya, tingnan natin kung mayu-utilize nila na maayos ang Aegis. Fuck, now with a Hex. At ako, for me, the best Aghanim's upgrade talaga. Kahit simula pa nung mga naunang patch, gugungin mo na yung Aghanim's ng pack. Para wala nang BKB yung mga yung Queen of Pain at saka yung Baratrum. Ano ba yan? Para makontrol nyo sila. Wala na eh. Isipin mo, pag may Aghanim's yung pack, negated yung BKB. Pag binali mo, stand ka 3 seconds. Pag binali mo, additional 4, di ba, walang gagawin mo. Doon ka lang sa area na yun. Matatapos na yung BKB mo, nandun ka sa area na yun. Tsaka mo papasukin si Asset Lord. Para ikimin mo, para sa mga pechay nila. Pero kailangan talaga ng pack ng Aghanim's para sa akin. Lalo na, dalawang hero core na nakalo rito, BKB. Kung kaya nyo tapusin yan. At eto na mga kaibigan, Pampangas Best. They are now looking to push dito
Pero bottom lane ang target nila. Sasamahan nila ang mga familiar sila rito. And Queen of Pain, no wave available dahil ginamit niya. Pero 20 seconds cooldown on that wave. So I think that will be enough to take down this tier 3 tower. And they will successfully do it so. At eto mga kaibigan, susubukan pumasok. May Aegis yan. Queen of Pain, tinigin. Nasa mali na bro. Nasa mali yan. Wala ka all. Ang nadali na mustard. Pero magkakang poison. Oh my god, back with up. Minion Tower Soul. Phoenix. Eto na, Echo's down, tapangan, Queen of Pain with a buyback, may Aegis yan, mabubuhay, SM with a cheese, Supernova, ang ganda ng buyback, nakaubusan ng lahi, Silence, Gas, bakbangan, Regen, buhay para ang dating TNC, takbo ka pa, may lupa, banggaan motion, oh my god, mabubuhay, mabubuhay nata, may gem of true set, tumatakbo si Draw Ranger, wala siya magawa, samantala si Pak, nandito, nagpapal, ewan ko niya, and just like that, akala natin, pabor na, para dito sa TNC yung pangyayari, pero may guard, apat ang namatay, pero buyback for that Queen of Pain. Ang daming nangyari, damage done 13,000, XP exchange 8,000, 2,000, pero chinard siya si Pak dito sa bottom lane. Alam mo, malandi yung Pak na yan, hindi mo mapapatay yan. Oh my god, oh, oh, sinuntok sa mukha at double na out punch mga kaibigan. Kinumpleto, hindi nakapag-patient, nalungkot, nalungkot mga kaibigan. Ah, sabi ko sa'yo eh. Hindi naman, ginamitan kasi nyo to. Kaya hindi nakita, dapat mapalapit nyo makikita din nyo. Nag-ano nga, ginamitan na ng dahas, ginamitan na ng silver edge. Saka sila pwede nyo kikas pag-channeling. Ibig sabihin, what a play, what a item choice. 2 OP for bathroom, ang silver. Ang silver na sandata. Error ay checker. Dito, tignan natin. At ako po, ina-atake na Pampanga mga kaibigan. Ayun, chine-charge siya sa mukha mga kaibigan. Oh no! Oh no, the BKB is real! At ako po, pitas na parang prutas mga kaibigan. There is no buyback, I think, on the side. Walang buyback status! Oh! Alungutan! Mukhang ibibigay na ba nila to? Buyback, parang kalikuin na pwede ito. EI, paipak pala. Tignan natin kung madidepensahan nila to. Nandito pa rin sila nakakabakbakan. Pero pwede nasa malayo. Tignan natin. Yung basa kang range rock. Pak! Going in! There's the coil. Tignan natin. No BKB. Gas however. Bakbugan portion. Balugbugan. Oh, sige. Lumalakad sa kita. Lumalakad sa kita. Pak! Di naman baboy. Di naman baboy. Regen! Regen na naman sa naka-BKB. Hindi ka na natuto. Kanina pa yan. Ano ba pinaglalaban natin dito? Pumasok sa loob. Charge! Hinahabot! Nakabot! SF! Mamamatay! Sabo mo pechay! 90 seconds cooldown! Ay, 90 seconds cooldown! 90 seconds! Eto na, Brad! Brad! Oh no! Tumakas! Nakatakas na naman! At ako po, TNC Gaming! Mukhang tatapusin ng mga tosino! Pinapak mga kaibigan ng Pampanga's Pe! Ang sarap mo, Pe! Ang sarap mo dun, Pe! At just like that, yung dikit nating laban, na-outlay! Na-outlay mga kaibigan sa mga engagement. Ubus lagi kasi ang Pampanga's base. At alam mo, masarap talaga Pampanga's base. Kinain. Ekos na mga kaibigan. Napakaroon ng Ekos na yan. Buhay na buhay tayo dyan. Oh, ito pa. Landiin mo. Landiin mo siya ng kote. May gem of truset sa lupa pare. Kunin mo. Kunin mo, Jer. Kunin mo, Jer. Okay, I got this. I got my gem. No, get the gem, yo. Yo. Pero isang lane pa lang yan, ha? Kung tayo magpapakasigurado na Ekos lang pa dito si Phantom Lancer. Pak. Now, with the boots of travel, tignan natin kung pupuso ang mga tigapampanga rito ang mga kabalin natin. Pero dahil madadali ang buhay ng TNC, dahil one lane down ang mga tigapampanga dito, Aghanim Scepter on your Phoenix. Ano? Bigyan mo ng Aghanim Scepter sa Phoenix? Simple lang. Pwede ka na maging itlog kasama ng kasama mo. Pwede mong itlog yung kasama mo. Pwede mo siyang i-supernova, i-champagne, ano? Allow Phoenix to cast Supernova on an allied hero, bringing both into the sun to be reborn all together. Kita mo yun? May forever, mga kaibigan. Dahil dun sa agad yung sabi ng Phoenix, may forever. Ang dalawa forever silang mabubuhay. Ang sun. At dumidiskarte, Yule Scepter para sa Skyrat Mage. Draw Ranger, ang pinakamalungkot ng Draw Ranger, mga kaibigan. Wabi kasi yung mga item niya, kailangan niya ng item na babakat, suguhit, susugat, lalaknos sa balat ng PNC. Pero wala siyang item ng SF, double ano lang yun eh. Kailangan siguro MKB niya, ano kaya Heart of Tactics. Pero tignan natin, kung meron pang one last fight para dito sa mga tropa natin. Sa Pampanga, binabati ko lahat ng mga nanonood, mga Pampangan dyan, mga Bek, mga Jer, mga Jera. Napatay na naman ang Pac na landi mga kaibigan. At sabi ko na eh, it's so effective, yo!
the Silver Edge is the bane of existence ng pack dito mga kaibigan. Silipin natin ang network natin, umalagwan na lahat ng nandito sa site ng TNC. And Pangas Best, they need to take this fight handicapped dahil 78 seconds down for the count, etong pack nila. Can they manage to defend? One perfect echo slam can seal the deal of TNC dito or Pampanga's Best. Queen of Pain blinking in, medyo wild mga kaibigan. At eto, gas sa mukha, susubukan pigilan ng gera mga kaibigan. Pero eto, Phoenix is here, Champagne Supernova, nagkakabakbakan. Can you go for the fissure mga kaibigan? Nagkakabakbakan, medyo they are engaging, oh my god, pitas ang bisag dito. SM pinalabas. Oh, tignan natin, tinitira-tira. Tirahin mo na, Jay. Huwag mo pa galawin. Yaki, minasahin, patahin. At ito, bumay pa. Pero basag na ang bottom lane barracks mga kaibigan. Tignan natin kung makakadepensa sila. Patay pa rin. SF patay pa rin. Walang buhay, walang bilang. Wabi-wasi lang. At naka po, mukhang dito natatapusin ang TNC. Ang laban barracks room nagmamadali. Tang-t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 ang
Pipindutin niya yun. Ay, hindi niya pipindutin niya sa torrent eh. Ayun, pinindut niya ako. Bam! Nasagasaan ang track. And this will be GG mga kaibigan. TNC outlasting. Ito mo. Pero hindi! Hindi kami mapayag! Walang si GG sa amin! Chino Cordova yung kape! Ang yung kwan, di ba? Ang saya, di ba? That is GG mga kaibigan. No buyback for Pac. Kung wala kang GG pero alam mo na yan. You know what it is. You know what it is. Blacking yellow. Sabi nga ng Scalipa. Sabi nga lang. Pero ito si Cancer Lancer. Trabaho lang, Jay. Tapos na to. It's over player. Sabi ng mga taga TNC. They will complete the wipe. Pero Pampanga, pusong ano, hindi tawa-tawa ng GG. We don't do GG, yo. But, G is a G. GG. Ibigay na lang kayo kay Kuya. Thank you. Tapos, wait a bit, flicking it. Bro,